Hi guys, welcome back to our channel. Today is January 2, 2022, and nandito kami sa Korean temple. Dito lang to sa Silang Cavite, and yeah, samahan nyo kami. Ayan guys, ayan, nasuot namin yung kanilang traditional costume. Yan, buti na lang. Okay. Yes. Buti na lang pumayag silang i-rent. Nagpa-rent naman sila, pero actually today sarado kasi yung office. Nakulitan lang talaga sa akin, naawa na yata sa akin. Kaya, so yeah. Na. Oo, if ever man na makapunta kayo dito, guys, itanong nyo lang kasi hindi nila i-offer sa inyo talaga. Itatanong nyo lang kung meron silang pinaparent na traditional costume ganun. So ayan. Picture lang muna kami diyan sa dito sa place. Guys, andito na kami sa bahay, nakauwi na kami, and dito ko na lang i-end yung vlog kasi hindi na ako nakapag-vlog kanina dun sa temple kasi minsan talaga there are times na mas gusto mo na lang i-enjoy yung moments kaysa mag-take ng mga videos ganyan. Hindi ko alam kung bakit ako lang ba yung ganun na kapag nando ka na sa place tapos masyado mong na-enjoy yung place, yung moment, mas gugustuhin mo na lang na namnamin yung bawat oras mo dun sa place na yun. Kesa, although, syempre, nakapag-picture din naman kami. Then, after that, wala na. Inano na lang namin, in-enjoy na lang namin kasi sobrang tahimik nung lugar. Kami lang yung guest kanina doon kasi siguro dahil sa January 2 pa lang ngayon is nagbabanding pa yung mga tao sa kasama ng mga family nila, sa mga friends nila. Hindi pa sila masyadong gumagala, ganyan. Or pwede ding hindi pa alam ng public na open na ulit siya kasi dati open siya sa public and then sinarado kasi nagkaroon yata ng... Base dun sa nabasa ko dun sa page nila, nag-close sila, hindi na nila inaallow yung mga Filipino or yung mga ibang religion, hindi mga Buddhist kasi that's a Buddhist temple para sa mga Koreans or sa mga Buddhist, ganyan. So, dati, based dun sa nabasa ko is close siya sa public kasi nga masyado nang nagiging hindi yung pagiging sagrado ng place is parang nababastos or nawawala na kasi yung mga guests na pumupunta doon para magpicture or magtake ng videos ganyan is kumbaga parang
siguro sa sobrang excitement nila sa pagte-take ng pictures na ganyan is nagiging maingay na sila yung mga nananalangin doon eh naiistorbo. Syempre, it's a temple. Yun yung place ng mga Koreans para magnilay-nilay ganun, 'di ba? So gusto nila tahimik lang. So na-close siya sa public and it happened naman na kahapon January 1 nag-pop up siya dun sa Facebook ko kasi nga naghahanap ako ng mga places to visit near Metro Manila. So yun, nag-pop up siya. Ayun, nag-browse ulit ako. Tapos may mga nakita ako ng mga nag-upload na may mga nagpunta na ng December 28, 26, 2021. So sabi ko, ah baka open na siya kasi 2018 ko pa siyang gustong puntahan. And yes guys, dito lang siya sa Silang Cavite. Very malapit lang sa Metro Manila. And kapag nandito ka lang sa Cavite, ayan, you can check. And please lang, ang ano nila doon is bawal lang slippers, bawal lang shorts. Tapos yun, irespeto na lang yung place kasi sobrang sagrado. Kami nga kanina, very tahimik lang kami. Pigil-pigil kami sa pagtawa guys kasi syempre, gusto namin maging sobrang tahimik kasi nung place. Kaya gusto namin i-maintain din yun. Irespeto kung ano yung place na yun. Kasi hindi naman talaga siya pook pasyalan, di ba? Hindi naman siya place para mamasyal. So, binigyan lang tayo ng chance na puntahan ito and to take pictures, ganyan, di ba? I also recommend the place sa mga riders, sa mga cyclists, sa mga siklista na pumunta kasi madaming mga paahon dun sa daan papunta dun. Madaming mga ups and downs, ganyan. So, sobrang ganda. Tapos, malamig kasi malapit na sa Tagaytay, mataas din yung place na yon. Malamig, so dala na lang kayo ng jacket. Pero kung okay lang naman kayo sa malamig na place, edi wag lang kayo mag-sleeveless, wag din kayo mag-shorts, ganyan. Yung tamang forma lang na hindi naman revealing, ganyan. So, yon. Tapos, ang entrance fee is 30 pesos. Tapos, yung traditional costume is hindi ko na naintindihan kung ano yung sabi, kung 50 pesos ang isa ba. Kasi nung nakausap namin si Kuya dun sa entrance, nagtanong na ako kung may pinaparent silang traditional costume. Sabi niya, ah, meron po. Kaso nga lang, wala po dito yung taga-office, sabi niya. Kasi yun daw yung parang nagpa-facilitate siguro ng mga rentals, ganyan. Tapos, tinanong ko kung magkano, ang sabi niya, 50 pesos. Tapos nung kausap na namin si Ate, yung asawa naman ni Kuya na nasa entrance. Actually ayaw niya, kasi nga daw wala sarado yung office, wala daw mag-entertain sa amin sa rentals. And then siguro naawa siya sa akin kasi sabi niya pinagbigyan lang kita kasi gustong-gusto mo talaga, sabi niya. Tapos yun, nung tinanong ko kung magkano, sabi niya 100. Hindi ko na naintindihan kung 100 na ba yung dalawang costume or 50 or 100 ang isa. Kaya ayun, nagbayad na lang ako ng 300 kay Ate kasi kung 100 man ang isang costume, pinasobrahan ko na ng 100 para pakonsuelo naman kasi hindi naman talaga sila nagpaparent ng costume nung araw na yon. Pinagbigyan lang talaga ako. So, shout out sa iyo Ate, maraming salamat. So, ayun eh, nakaka-happy lang. Kasi nung una, nung sabi ni Kuya na wala daw yung costume, parang gusto ko na silang yayain na umuwi na lang tayo, balik na lang tayo sa susunod na araw. Pero, nandun na eh. So, nung una, nag-take na lang kami ng mga pictures namin na yung normal lang na suot namin. Tapos siguro si Ate naawa sa akin. So, yun. Entrance fee is 30 pesos. Tapos yung costume, tatanungin nyo kasi pag pumunta kayo doon, hindi nila yun i-offer sa inyo agad-agad. Hindi nila sasabihin na, ah, may pinaparent po kami dito. Hindi. So, magtatanong talaga kayo kung papayagan nila kayong mag-rent. Or, yun, siguro naman, basta may nandun lang yung taga-office talaga. And, no need reservation naman doon. Walk-in lang, punta lang kayo doon. Tapos, yung place, hindi ko na matandaan kung saan talaga siya, kung anong barangay, pero ang alam ko sa Silang siya. So, i-research ko na lang tapos ilalagay ko na lang sa description box yung address talaga. Pero
Pero kung isa-search nyo naman siya sa Waze o kaya sa Google Map, Korean Temple Silang Cavite lang naman ang ilalagay nyo. Magpapakita na yun agad-agad. And if ever naman na commuter kayo, siguro bumaba na lang kayo sa Silang Town proper o kaya dun sa mismong palengke ng Silang. Tapos magtanong-tanong na lang kayo dun sa mga tricycles doon, baka pwede nila kayong ihatid. Kasi nung 2018 na tinitignan ko yung place, dun sa page nila is parang nakalagay nga doon na may mga tricycle nga daw na naghahatid talaga doon. So sasabihin nyo lang sa mga tricycle driver na ihatid kayo sa Korean Temple, alam na nila yun. Malapit lang naman siya sa palengke. So sana nagustuhan nyo yung aming short video ngayong araw na to. And yes, inire-recommend ko siyang puntahan nyo guys. Sobrang lakas maka-Korean feel sa mga mahilig sa K-drama dyan. Sige, go! Go and visit sa mga mahilig sa K-pop. Visit nyo na. Tapos mag-aura-aurahang Korea travels na rin kayo tulad ng ginawa namin. So yun lang naman yung mga information. Yung address, tapos kung magkano yung entrance fee, tapos yung sa about dun sa traditional costume nila. Kasi nung una, hangbok ang tawag ko, pero sabi ni ate, hindi daw yun hangbok. So, may sinabi siya, hindi ko na na-catch up kung ano yung sinabi niya. So, yun. Kaya ang tawag ko na lang dun is traditional costume ng Korean. Madali lang siyang hanapin guys, so pasyal na kayo doon. Ayun, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood. And we'll see you again on our next video. Bye!